Itinuturing na ng House Squad Committee na pugante itong si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ito ay matapos na hindi matagpuan si Roque sa kanyang opisina sa Makati City nang isilbi ng House Sergeant at Arms ang arrest warrant o arrest order laban sa kanya. Kaugnay po nito, tumutulong na rin ang Philippine National Police sa paghahanap kay Roque kabilang na ang Crime Investigation and Detection Group at maging ang National Capital Region Police Office. Nagbanta naman ang Quad Committee na mag-i-issue ang mga ito ng show cause order laban sa may bahay nitong si Roque na si Myla Roque. Ayon kay Representative Jenny Pimentel, ito ay sa sandaling mabigumuli itong si Ginang Roque na humarap sa susunod na pagdinig. Itong si Mrs. Roque ay inuuna pong inumbitahan ng committee dahil yan sa sinasabing paglagdaho nito sa lease agreement sa Pogo Link Chinese Nationals na nadakip sa raid sa isang bahay sa Benguet. Samantala, inihayag nitong si Pimentel na binibigyan ng komite si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pagkakataon na idepensa ang kanyang sarili sa isyu ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lords na una pong naungkat sa mga nagdaang pagdinig ng House Quad Committee. Samantala, muli namang lumitaw sa publiko si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa pamamagitan niya ng kanyang ibinahaging 14 minutong video sa kanyang social media account nitong gabi ng Lunes. Sa gitna yan ang pagkakatag sa kanya ng Quad Committee ng House of Representatives bilang pugante. Ito ay matapos na hindi nga matunto ng ilang araw ng House Sergeant at Arms sa pakikipagtulungan na rin ng Philippine National Police nang isilbi ang arrest order ng Kamara sa kanyang law firm office sa Makati City at 2 pang residence sa Metro Manila. Makaraang ma-cite in contempt sa 2 pagkakataon sa Quad Committee hearing noong Setyembre 12 dahil nga sa pagtanggi na magsumite ng mga hinihinging dokumento para i-justify ang paglobo ng kanyang yaman na iniuugnay sa operasyon ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Bunsod nito ay tinuturing na ng Quadcom ng Kamara si Roque bilang pugante. Subalit sa naturang video, nanindigan si Attorney Roque na hindi siya pugante sa batas dahil wala umano siyang nilabag. Inakusahan din ni Roque ang Kongreso ng power tripping kasunod ng cite in contempt at arrest order na inisyu laban sa kanya. Kaugnay niyan, narito pa ang pagpahayag ni Attorney Harry Roque. So sa akin po, hindi po ako unang-una, ha? Hindi ako pugante sa batas. Bali po yung sinasabi ni East Barbers, the Barbers, na ako na rin pugante. Hindi po. Ang contempt of Congress, ikaw ay pinarusahan, pinapakulong ng Kongreso. Pero wala po akong batas na linabag. Nagsampa na po sila ng kaso laban kay Cassie at dun sa iba pang mga involved sa Lucky South 99. Hindi po ako kasama sa kahit anong kaso. Nagsampa nila sa ng kaso dun sa kay Alice Guo sa Banban, hindi rin po ako kasama doon. So wala po akong kasong hinaharap sa piskalya o sa hukuman. Ang kaso ko lang po ay dahil ayaw ko nga ibigay mga dokumento na wala naman pong kinalaman sa investigasyon ng POGO. At nandyan nga po yung desisyon ng Bexon bilang authority na hindi mapipilit na ibigay ang mga dokumentong wala kinalaman sa investigasyon. Ni hindi nga po siya po pwedeng tanungin ng mga bagay-bagay na walang kinalaman sa imbestigasyon. Samantala, iginit din ni Attorney Roque na hindi questionable ang kaniyang yaman. Ipinaliwanag niya na ang lupaing dating pagmamay-ari ng kanilang pamilya sa Parañaque City na dati lamang umanong taniman ng palay ay naging isa na ngayong subdivision at commercial pa. Matatandaan nga nauna nang sinabi ni Roque sa pagdinig ng Quadcom noong Agosto 22 na nanggaling ang lumagong yaman nito dahil sa pagbenta ng kanilang family property na isa na ngayong multinational village sa Parañaque City na isang 1.8 hectare property na kanilang ibinenta sa halagang humigit kumulang 216 million pesos sa Villarde Group. Narito pa ang pagpapaliwanag ni Attorney Harry Roque kaugnay sa kanyang salin. Wala pong kapangyarihan ng Kongreso na mag-contem para magparusa. Ang kanyang kapangyarihan na mag-contem ay para lang maprotektahan yung institusyon. So, unang-una po, hindi dapat ginagamit ang contem pagpaparusa. Eh ako nga po, pinaparusahan ako dahil ako nga daw di umano yung source ng pulboronic video na hindi naman ako. No? Pangalawa po, bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, eh sinabi na po ng Korte Suprema, eh meron limitasyon po yan. Ano mo yung limitasyon na yan? Unang-una,
dapat yan po ay may kinalaman sa investigasyon. Pangalawa, dapat rin nirespeto ang karapatan ng mga resource persons. Now, anong kinalaman po ng aking Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth sa POGO? Di ba po, ang iniimbestigahan ay POGO? Anong kinalaman ng aking mga income tax return sa POGO? Anong kinalaman ng bentahan ng pamilya ko ng lupa sa POGO? Anong kinalaman ng estate ng aking tiya sa POGO? Wala po. Ang katotohanan, wala silang mahanap na link sa akin sa POGO dahil sinabi na nga ni Cassie Ong na hindi talaga ako involved sa Lucky South. Samantala, nauna na ang sinabi ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na nakapag-establish ng overwhelming circumstantial evidence ang Quad Committee na nagpapakita ng koneksyon ni Attorney Harry Roque sa sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operators na Lucky South Corporation sa May Porac, Pampanga. Samantala, ibinulalas naman itong si dating presidential spokesperson Harry Roque ang dahilan kung bakit umano siya pinupuruhan ng Kongreso. Sa unang parte ho ng video na ibinahagi ni Roque na tinawag niyang spokes-R, sinabi niyang pinaghihinalaan umano siya nitong si House Speaker Martin Romualdez na nagpapakalat ng polveronic video na inilabas ng vlogger na si Maharlika. Tinutukoy nitong si Roque ang isang video kung saan ay gumagamit umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng illegal na droga. Subalit, saad naman nitong si Roque na ang tanging may access lang sa naturang video ay ang nakakalapit sa Pangulo. Narito pa ang bahagi ng paliwanag ng dating presidential spokesperson. Dati na nila talagang plano yan. Ang totoo po niyan, kaya ako pinupuruhan ng Kongreso dahil ako daw ang pinaghihinalaan ni Speaker na ako daw ang nagkalat noong pulboronic video na ibinroadcast ni Maharlika. Alam niyo po, that's giving me too much credit. Kasi siyempre, yung makaka-access lang ng pulboronic video, yung nakakalapit kay Presidente. Hindi naman ako nakakalapit kay Presidente. Tumakbo nga ako ng senador sa Unity, pero hindi naman kami naging malapit. No? Kahit anong gawin ko, talagang hindi naman talaga ako naging malapit sa kanya. Kasi talagang parang may distansya siya kapag bagong tao. No? Yun yung akin na-discovery. Kaya nag-give up na rin ako. Nasabi ko, di wag. Pero anyway, kaya po talaga sa mulat mula, pinupuruhan nila ako. Now, alam ko naman ho bilang abogado na may kapangyarihan ang Kongreso mag-cite in contempt. Pero alam nyo ba ho, kaya meron silang ganyang kapangyarihan, hindi po para magparusa. Wala pong kapangyarihan ng Kongreso na mag-contempt para magparusa. Ang kanyang kapangyarihan na mag-contempt ay para lang maprotektahan yung institusyon. Bahagi pa rin po yan ang paliwanag ng dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.